Hi guys! Welcome back to my channel! Today, meron po tayong client na 2024 Toyota Hilux G. Actually, ito pong Hilux po nila, kakalabas lang po sa kasa ngayon. So, diniretso nila agad dito sa shop para palitan ng bagong mugs and tires. Yung stock po ng Hilux G na 2024, ang stock mugs nito, size 18 na po siya. Tapos yung size ng gulong, 265/60R18. So, parehas na po sila ng stock ng Toyota Hilux Conquest. Actually, ang gusto ni client nung una, palitan lang po ng mas malapad na gulong o mas malaki. Kagaya po ng ginagawa namin sa mga Conquest na pinapalitan lang po yung stock na gulong. So, tara! Samahan niyo po ulit ako. Ang ilalagay po nating brand ng mugs, itong Puwel Offroad Wheels. Tapos ang gusto niyang size, itong size 18. Ang gusto niyang design, itong Puwel Hype. Tapos ang kulay na gusto niya, ito pong matte black. Itong design na Puwel Hype, low form na po itong wheels na to. So mas magaan po siya at mas matibay. Ang specs po nito, 18 by 8.5, tapos yung offset niya plus 10, dahil medyo mataas ang offset nito at hindi ganun kalapad. So sinuggest ko po itong size na 265/65R18. Ito po yung BF Goodrich KO2. Ito po yung all terrain. So pwede po siyang gamitin sa highway at pwede rin pong pang off-road. Yung ganitong size, meron na po siyang white letter po. Tapos 10 ply rating. Tapos made in USA na rin po yung ganitong size. Ang production date po nito, 2023. Ang price po nito, nasa 17,500 po ang isa. Ngayon, i-unbox naman natin yung Puwel Hype. So ito po yung specs ng Puwel Hype. 18 by 8.5, ang offset plus 10. Yung kulay nito, matte black. Tapos yung hub bore nito, 106.10mm. So, fit na po siya sa mga Toyota Hilux at sa mga Toyota Fortuner. Yung price po nito, nasa 68,000 po yung apat. May discount pa naman po. Mag-message lang po kayo sa aming Facebook page, R&H Tire Supply. So, ito na po yung Puwel Hype na matte black. Dito po sa spokes po niya, nakalagay po yung FFT. So itong mugs na to, ginamitan po siya ng Flowform Technology. So mas magaan po siya at mas matibay. Yung design po niya, para siyang TE37 XT. Ngayon, imamount na po natin yung gulong dito po sa Puwel mugs. Ang size po na ilalagay po natin, 265/65R18. Dahil mataas po yung offset ng mugs at hindi ganun kalapad, so hindi po kailangan ng body mount shaft yung ganitong setup. Kung ang gagamitin po natin na mugs, yung 18x9, tapos ang offset plus 1 or mas mababa pa,
kailangan na po ng BMC or yung tinatawag na body mount shaft. So ito po, na-mount na po natin yung gulong. So lalagyan na lang po natin siya ng hangin. Tapos i-gauge na po natin siya. Ang ilalagay po natin 32 PSI harap at likod. So ito po, wheel balancing na po tayo. Pagkatapos po nito, i-install na po natin. Tatanggalin na po natin lahat ng mga gulong. So ito po yung stock mags po niya. Ang specs pala nito, 18x7.5. Tapos yung offset plus 30. Kung mapapansin nyo, pasok na pasok yung ganitong stock mags dito sa Hilux. So nagmumukha siyang maliit. Kung gagamitin nyo po yung stock mags nito, pwede po tayong maglagay ng 285-60R18 gaya ng mga ini-install po namin sa mga Conquest at sa mga GR Sport na naka size 18 na stock mags. So bago po natin install yung mags and tires, so dito sa bumper po, actually hindi po dyan sa sayad yung gulong. So mamaya i-check natin dyan. Tapos dito naman sa mudguard, actually hindi siya sa side dito sa gitna eh. Sa side siya ng konti dito sa pinakadulo. Dahil medyo nakaangat po yung mudguard niya. So i-cable tie po natin yan. So yung ganitong size na ikakabit po natin, hindi po kailangan ng tabas. Pero yung ganitong mags and tires, hindi naman po siya lalabas dun sa fender. Para hindi po siya maputik, lalo na kulay puti po yung sasakyan po nila. Ngayon, kung gusto mong lumabas, syempre maglalagay po tayo ng mas mababa yung offset. Ngayon, pag naglagay na tayo ng mababang offset tapos ganitong size na gulong, so sasayad po siya dun sa body mount. So kailangan natin ng tabas po dun. Ngayon, kung ayaw nyong body mount shaft, so kung gumamit tayo ng malapad na mags by 9 tapos yung offset plus 1, ang tamang size na ilalagay lang natin na gulong 265-60R18. So tapos na po yung installation. Ngayon, i-check natin kung sumasayad po yung gulong. So dito sa may bandang bumper, hindi po siya sumasayad. Ngayon, i-check natin dito sa mudguard naman po. Dito pag full turn po niya, so hindi siya sumayad sa gitna. Sumayad siya sa pinakadulo lang po. Tapos kunting-kunti lang. So ang gagawin po natin, i-cable tie lang natin siya para hindi na sumayad at safe na safe yung ganitong size. Pwede rin tayo maglagay dito ng 285-60R18. Basta ang specs ng mags kagaya nito, 18x8.5. Tapos ang offset plus 10. Ito po, na-adjust na po natin yung mudguard. Ngayon, i-check natin ulit kung sumasayad. So dito sa bandang bumper, wala po tayong ginalaw dyan. So wala po siyang sayad. Ngayon, dito sa may bandang mudguard, dahil nilagyan na natin siya ng cable tie, so hindi na siya sumasayad dun sa pinakadulo. Dahil mataas ang offset ng mags na kinabit po natin, check natin ngayon yung stock na UCA. So yan, malayo naman po siya dito sa sidewall ng gulong. So safe na po yan. Tapos na po yung installation. Ngayon, check natin, gaya ng sabi ko kanina, hindi lalabas to kasi mataas yung offset ng mags na kinabit po natin. Pero kung i-compare mo to dun sa stock mags, yung stock mags kanina, pasok na pasok. Ngayon, itong kinabit nating bagong mags and tires, halos malapit na po siya sa fender. Ito na po yung 2024 Toyota Hilux G na naka fuel height 18x8.5, ang offset plus 10. Tapos nilagyan po natin siya ng BF Goodrich KO2 265-65R18. So bumagay po yung kinabit po nating mags and tires. So mas naging macho siya ngayon. Kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, pwede nyo pong i-comment dito sa baba or i-message po kami sa aming Facebook page, RNH Tire Supply. Meron din akong Viber at WhatsApp. So hanggang dito na lang po ang video na to. Kung nagustuhan mo ang video na to,
please like and subscribe. Ride safe, guys. Bye.